mukha lamang 20 at paa. Pero ang 19 anyos na si Daryl, buong-buo pa rin ang pangarap para sa kanyang pamilya. Sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ganito ang buhay ng 19 anyos na si Daryl mula sa bayan ng Calatrava sa Negros Occidental. Ang mag-araro ng bukid. Pero ang hirap ng pag-aararo, mas lalong nagiging mapanghamon. Si Daryl kasi ipinanganak na putol ang mga binti. Mauni ako isulog sa kuwang kuwan, ma'am, para nga. Akong short nga. Kung short mo mga sulob, dili mabasa man ba? Dili malapukan maayo. Kahit walang mga binti, ang pag-akyat sa kalabaw, minamanilang niya. Kaya nga ma'am, minsan sumasakay ako ng kalabaw ko kasi hindi ito kakayanin yung maglakad ako ng mas mahaba, ma'am. Minsan kasi yung nakuratan yung kalabaw ko, ma'am. Biglang tumakbo. Ayun, nahulog ako. Excuse me. Sa 11 magkakapatid, si Daryl lang ang ipinanganak na may kapansanan. Pagtanaw na ko, nahibos kayo ko, ma'am. Nakaingon ko nga, kining bata, magsigil ni higda, huwag ni kapuslanan. Ang kumadro ng nagpaanak sa kanya, inalok pangaraw ang kanyang mga magulang na bilhin siya para ipasok sa sirkus. Kaya balik-balik, kay paliton giniya. Antun sa kalibo, ma'am. Ikaw di, pumita bong imo ni. Anak mo na ko ni. Adi na ko ni Bligya, may iro ni. Pag 15 anyos, bubarog siya. Pakita niya ang iyan at siyang pakita na ko pa. Panginabuhi. Iko. Maglantaw siya nga ng brosyon nga magkuhan og sapatos. Luoy kayo. Pangandugin niya mga tiil gid siya. Bisag kuhan lang yun ba? Artificial. Mao na nga. Masakitan lang ko para niya ba nga. Diyan, naiingit ako sa kanila kasi katayo sila ng maayos. Hindi sila maputikan pag naglakad. Sa kabila nito, lumaking positibo sa buhay at pananaw si Daryl. Saan may bunal ni? Wow! Masipag na maghapong inaararo ang halos 2 hektaryang lupang ito kung saan sila nakikitanim ng kamote. Ang kanang kamay ni Daryl ang siyang may hawak ng gamit niyang araro. Ang kaliwa ang nagsisilbi niyang mga paa. Hawak. Hirap si Daryl, lalo't tatatlo lang ang kanyang daliri sa kaliwang kamay. At baliko na rin ang kanyang kaliwang braso. Kapoy good ma'am, bro. Kaya. Sobrang hirap dahil nga, may kapansanan ako. Pero hindi naman talaga hadlang pag gusto mong tumulong. Mas humihirap ang pag-aararo kung sumasama ang panahon. Gaya na lang nung umagang yon.
Ansan makasakit ka rin. Sobrang init tapos maulanan ka. Ayun, ma'am, sobrang hirap. Kata kong luha magtanaw sa kong anak. Haluin kayo. Ako siya badong ayaw. Buabagisyan ako. Buabagisyan ako ba? Sabi ng ano, may-ari, nagbibinta ko itong kalabaw ko para hindi mawala yung yuta sa amin. Sabi ko, hindi. Mamamatay na lang yun sa kamay ko. Hindi ko yun ibibinta. Ang pamahal na yun sa akin dahil yan yung nagsilbing mga paa ko. Si Daryl, malapit daw talaga sa kanyang nanay Emilia. Minsan din, kahit kami lang dalawa doon sa bukid, nakuha pa rin namin tumawa kahit ano, sobrang pagod na. Hindi ko pala akalain na sa sobrang saya na yun, mapagalitan na ano, lungkot ng pagkawala niya. Disyembre kasi nung nakaraang taon, nung ang ilaw ng kanilang tahanan, pumanaw dahil sa sakit sa puso. Sakit kayo na mo, ma'am. Karong Pasko ha, maabot na mo, ma'am. Puting paita si mong kinabuhay, ma'am. Magkaingo ka nga. Mas mo ay papasko, kaya di ka ka-atima nila nga. Maunito ika. Ibang sakit yung naradaman ko na ano, mawalan ka ng ina. Pagbukas na, nay, luto na ba yung kanin dyan kasi kakain ako? Wala na yung mag-alaga sa akin. Kami na lang ba magsabot-sabot gani niya? Ako na, nagtindo nga para niya murag inahan po. Importante nga, naapagyapon ko, nagmahal ni mo, di ko mo surrender, hantod sa kong kamatayon, akong pagmahal ni mo. Ayo, okay, danglog kayo, danglog kayong ulo. Sakit na basa. Yalo na. Yan, ulo ka. At dahil batid ni Daryl na hindi habang buhay, nakalubog siya sa kumunoy ng kahirapan. Nagsisikap siyang pumasok sa eskwelahan. Grade 11 na siya ngayon. May mga araw na hindi siya nakakapasok dahil nagtatrabaho sa bukid. Good morning, ma'am! Taas pangarap ng mama ko. Uminto ako ng pag-aral noong buhay pa yon. Siguro kung nakikita niya to, sobrang proud siya sa akin. Yung programa natin for PWD, medical assistance, and also cash for work programs. At meron din tayong direct na bigay sa kanila, livelihood assistance grant. Yung National Council for Disability Affairs, ito gano'n naman nila yung mga pangangailangan ng mga PWD. Mayroon din kakulangan, accessibility sa transportasyon talaga. Allowance pa mga PWD. At yung sana, wala na rin expiration ng aming mga PWD ID. Simula nung ipinanganak si Daryl, hindi pa siya napapakonsulta sa doktor. Kaya ipina-check up namin siya. Ang sakit ni Daryl ay yung tinatawag nating Pocomelia syndrome. Yun ay nakukuha usually at birth ang hindi nag-develop totally ang lower limbs niya. Although yung upper part ng body niya meron pa. At para hindi na rin mahirapan ang kanyang kondisyon, may nangako na rin magbibigay sa kanya ng artificial leg o leg prosthesis. Nagpa siya po kami bilang grupo na tulungan po siya at bigyan po siya ng prosthetic leg. Meron pong mabigay sa inyo ng maagang mag-tribuna. Sila po ay ating ispe. Salamat po sa ibigay po ng tulong nito. Laking tulong po ito para sa amin ngayong Pasko. Nagbigay rin ng financial assistance ang aming programa. At isang advance Noche Buena ang inihanda rin namin para sa kanila. Para kahit papaano rin, maramdamang sila'y kumpleto. Si Daryl, inilagay sa mesa ang litrato ng kanyang nanay Emilia. Sayang lang, ngayong Pasko, hindi ka na namin makakasama dahil wala ka na. Hindi ko po kayo makakalimutan. Mahal na mahal ko po kayo. Ngayong magpapasko, napakaraming pamilya ang magdiriwang ng hindi kumpleto. Tumitindig sa gitna ng mga pagsubok at problema. Pare-parehong Merry Christmas! Bumabangon. Thank you so much mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. Don't forget to hit the bell button for our latest updates.